ngayon kasi napatunayan mo na na kaya mong gumawa talaga ng sarili mong pangalan, 'di ba? Meron kang isang bagay na masasabi mong pinaghirapan mo at syempre hindi biro yung 1.6 na subscriber sa YouTube. 1.6 diba? Million. Oo, pero paano mo inumpisahan? Tot paano ka napunta doon? Na parang Kasi Ate Car, Ma'am si Carla. Kapag Ma'am si Carla. Ma'am si Carla. Tama. Pag nandun ako sa pag nagtatrabaho ako, nandito ako sa sa ABS or pag nasa labas ako, yung parang pag napapanood ko yung sarili ko or pag may ginagawa ko, hindi ako confident, saka parang feeling ko meron akong nalilimitahan ako. Yung parang may gusto akong gawin, may gusto akong ipakita sa kanila na feeling ko ma-appreciate nila kasi na-appreciate na mga kaibigan ko. Yung parang ganoon. Kasi pag umunta naman ako, sabi ko na-appreciate naman ng mga tao pag nagpapatawa ko, off cam natatawa naman sila. So parang feeling ko ma-appreciate naman nila 'to. So, bigla lang pumasok sa isip ko na gawa na lang ako ng YouTube account kasi gumagawa ako nun with Sevi sa Instagram. One minute lang yun. Tapos ang dami nagsasabi, uy, gawa ka ng ano. Para sabi ko, sige YouTube para walang time limit. Tapos sinabi ko pa sa ate, ate, sumama ka sa akin kasi baka walang manood pag ako lang. Tapos sabi na ate niya, hindi daw niya personality. Parang hindi ko personality. Enjoy siya, pero parang hindi ko personality yan. Nag-gilpas at ito. Oo. Tapos parang nagtalo pa sila ni Direk Paul noon sa harap ko. Ha? Kasi parang, Indep, sasama ka ba? Ano ba, Paul? Sabi, kasi gusto ng ate ko, ang mag-shoot si Direk Paul. Sabi, Direk Paul, talaga ba ako yung mag-shoot? Sa inyo? Talaga bang gagawin nating Siargao yung level? So, sabi ko, nung time na yon nagde-dinner sila, kasama yung friend ko, yung girlfriend ng kapatid ni Direk Paul, si Winnie Wong. So siguro nakikita niya na parang, wala kasi akong kaalam-alam nung di ako techie. Sinabi niya, no, I will set up everything for you. You make your own YouTube channel. I'll set it up for you tonight. Tapos that night, tinext na niya ako na nag-set up na ako ng email for you, na-set up ko na. Tapos sabi niya, ito na yung email mo. Tapos sabi niya, yung YouTube, yung logo mo, ako nagagawa lahat. So parang feeling ko, pag ngayon naiisip ko, parang God's will yun. Na, nung na-bring up ko sa ate ko, andun si Winnie na siya yung nag-step up, siya yung hindi ko inaas, siya yung nag-volunteer. Yeah. Oo, totoo naman yung paniniwala mong ganun. Kasi diba, parang sinasabi nga nila, everything happens for a reason. Totoo. So, kung sino yung mga taong naging instrumento doon, nilagay talaga ni God yun. At the right time. At the right time. At the right time. For more Magandang Buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.